Magandang araw, mga kapuntos. Welcome naman sa ating Punto por Punto. At may kasabihan po tayo. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. At kasama natin muli si Kapuntos Brother Francis Pilinyo. Ito po ang katanungan galing po sa ating Facebook page. Galing sa ating kapatid na si Drew D. Tan. Father Darwin, bigyan niyo po sila ng talata sa Biblia yung mga nagtatanong bakit daw niluluhuran nila ang mga ribulto para malinawan mga kapatid natin. Salamat, Father Darwin. Pakisagot po ang tanong. Maraming salamat sa magandang katanungan, Brother Drew. Ito po ang ating paglilinaw. Ang pagluhod natin sa harap ng larawan ay tandaan sa pagbigay galang, no, sa banal na bagay o banal na lugar. Meron ba tayong basihan niyan? Meron po. Ang ipinagbabawal ng Diyos na luhuran, bigyan ng respeto yung mga hindi banal na bagay. Ano po ba yun? Yung mga Diyos-Diyosan. Pero yung mga banal na bagay, tulad ng mga ripulto sa mga kirubin or anghel, ay dapat bigyan ng gala. Meron ba tayong konkreto na basihan sa banal na kasulatan? Meron po. Ating babasahin ang Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Ito ang nakasulat. Pinunit ni Josue at nang pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis, nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. So, linaw na linaw po si Josue, hindi lang si Josue, lahat ng pinuno ng Israel ay nagpapatira pa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. At ang kaban ng tipan ni Yahweh, alam ba ninyo, mayroong mga ribulto sa anghel o kirubin. Saan natin mababasa yan? Sa Exodo, Kapitulo 25, 18, 22. At doon sila nagpapatira pa, binigyan nila ng galang dahil yun po ay banal na bagay. At yung mga lugar na yon ay also banal na lugar, holy place. At yung mga holy place, holy things, banal na lugar, banal na bagay, ay dapat bigyan ng respeto. Atin naman pakinggan ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa kanyang sulat sa Ezekiel 43, 3 hanggang 7 po. Ito ang nakasulat. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kibar at ako'y dumapa sa lupa. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita ko ang buong templo'y punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ang sabi, Ezekiel, anak ng tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. So, linaw na linaw mga kapatid, ano po ba ang ating gesture kapag makapunta tayo sa lugar na banal na lugar? Yan po ang pinakita ni Ezekiel. Dumapa siya sa lupa dahil yung lugar na yon ay trono ng Diyos, tungtungan ng kanyang paa. At dahil doon, yung lugar na yon tinatawag ni Propeta Ezekiel base sa salita ni Yahweh. Ating babasahin muli ang Ezekiel 43:12. Ito ang tuntunin tungkol sa templo. Lahat ng lugar sa paligid nito sa tuktok ng mundo ay aariin ninyong kabanal-banalan. Kita ninyo, ang buong lugar ay tinuturing na
banal, holy place. And they have also holy things. So ano ang ginawa ni Josue? Nagpapatara pa siya sa banal na bagay, yung kaban ng tipan ni Yahweh na mayroong ribulto sa anghel. At ano namang ginawa ni Ezekiel? Sa loob ng banal na lugar, dumapa siya sa lupa dahil punong-puno sa kaluwalhatian ni Yahweh. Dahil yun po ay tinuturing na banal na lugar. Hindi lang ordinaryong banal, kabanal-banalan po. Kaya nagpapatara pa sila at dumapa talaga sila sa lupa. At yan po ang sinusunod nating mga Katoliko. At sino po ba ang nagpatuloy niyan? Tayo po na nasa tunay na simbahan. Grabe ang ating pagrespeto sa banal na lugar at grabe din ang ating pagrespeto sa banal na bagay. Bakit po? Ito po ang sinasabi sa karunungan ni Solomon, Kapitulo 6, Versikulo 10. Ating babasahin. Ito ay mga banal na bagay. At kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. So kaya pala, grabe ang ating respeto sa banal na lugar, banal na bagay, dahil sa pamamagitan nito, kayo rin ay magiging banal. Wow! Yan po ang ating punto por punto na sagot sa magandang katanungan. Fight, Team Maria, the Tax CFT with a humble heart.